Hello. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Tereso Jr. Juarbal, ang YouTube channel natin. So, simulan na natin ang ating bagong topiko. Parang uulan yata, sana hindi tayo maabutan. Ang topiko po natin ngayon ay patungkol po sa first impression ko at observation ng Honda Click. Oy. Okay. Nope. We need to go. Yes. We need to go dito. Okay. Ayun. Dito tayo. Yan. Okay, tapusin natin. Ayan po. So, kahit na ulan, wala na tayong pake. Nasa loob na tayo. Ang topic ko po natin ngayon, guys, ay patungkol po sa first impression and observation ng Honda Click or / Vario 160. Okay, so marami po ito, guys. Kailangan po kayong kumuha ng ballpen at saka papel para isulat. Pero kung wala kayong ballpen at saka papel, ay pwede na rin yung pabalik-balik nyo ng tingnan o panoorin itong video natin. Okay po, so simulan natin. Ang pinakaunang naobserbahan ko sa Honda Click 160 ay ang disc brake niya. Sa first tweak po ay hindi masyadong kumakapit. So mag-ingat po tayo, guys, pag bago po ang motor natin ay hindi talaga kumakapit ng maayos. Kailangang mag-ingat tayo sa paggamit ng disc brake. Okay, pangalawa po ay ang front fork ng motor natin ay sobrang malambot. Katulad ni Pixie noong hindi pa siya na-upgrade sa RSV Racing Spring. So, ang lambot po, guys. Okay, gumaganon po yung motor natin. So, sobrang malambot. At saka nagbo-bottom out po siya noong dinaan ko siya doon sa mga malalaking lubak doon po sa Bongbatong Market. Okay, pangatlo po. Ang rear shock absorber nito ay sobrang tigas naman po. Dahil siguro ay solo lang ito, nag-iisang rear shock, kaya tinigasan nila ito. Tapos ang sakit ng likod, guys. Nako, parang walang shock. Pero pag dalawa kami ni Mrs. ang nakasakay, ay gumagana naman siya. Pero ang problema po ay parang bula. Pag nakadaan kami ng lubak, ay nagbabounce talaga. Tuwink, gumanon, tuwink. So, sakit ng likod. So, tandaan nyo yan, ha? Okay, so, ang pang-apat, guys, ay ang first 100 odometer nito ay kayang kunin or abutin ang 128 kph to 129 kph, or baka nga siguro kaya pa niyang abutin ang 130 kph kung mahaba lang ang daan po na tinitestingan ko. Pero guys, hindi po ako nakakuha ng video, sorry po. Pero yung first ko talaga na patakbuhin ito, binirit ko kaagad. Nako, kayang-kaya talaga kunin ang 128, 29 po, nagminor lang ako. Kasi doon ko siya dinala po sa Rama 5. Kita nyo naman doon, ang daming mga sasakyan. Pero noong nag-test ride ako, last ang final nito ay sungkran yun. Walang mga
walang mga sasakyan na masyado. Pero noong first ko itong pinatakbo doon, ang daming sasakyan po. Okay, so yan po ang observation ko sa first 100 Odo ng Honda Click 160. Okay, panglima po, ang first 300 odometer niya ay nag-stable na po ang 125 kph and blinking 126 sa mahabang daan po. Okay, so pag umabot ka na ng 300 sa odometer mo, ay maging stable na po ang takbo niya sa 125 kph, at saka pa-blinking-blinking ang 126 kph po. Pag umabot ka na ng 300 sa odometer mo. Guys, umuulan na, pero dito tayo sa loob ng gym, so walang problema po. Okay, pang-anim po. Nako, tingnan nyo. Lakas ng hangin, pero okay lang tayo dito. Okay, ang pang-anim po. Okay, may limiter po talaga itong Honda Click 160. Okay, may limiter siya po sa 127 kph and blinking 128 kph, na max speed na talaga niya pag lumampas ka na sa 300 odometer ng Honda PCX 160. So, tandaan nyo yan, ha? May limiter to, guys. Ilang beses ko na tong binirit. Talagang makaabot siya. Naku, ang lakas ng hangin! Wow, 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 wow! Buti na lang, nasa loob tayo ng gym! Grabe! Oh, tingnan nyo, guys, oh! Uy, ang ganda ng panahon ngayon. Okay. So, huwag niyo niyang pansinin, guys. Next. Sana ba tayo? Uy, naku. Nakatakot. Buti na lang pumasok tayo. Oh. Wala. What? Ang lakas talaga ng hangin, guys. Okay. So, dito muna tayo. Naku po. Lakas, oh. Tingnan nyo. Okay. Parang may bagyo, ah. Lakas. Okay. Slow down, ah. Slow down, slow down. Kanina parang buhatin yung motor natin. Oops. Atras siguro tayo, guys. Atras. Okay, dito tayo. Kasi naabutan tayo ng ulan. Okay. Yun. Grabe. Buti na lang nandito tayo sa loob. Okay, continuous tayo, guys. So, nasaan na ba tayo? Sa 127 kph po ay hanggang dyan lang talaga siya. At saka nagbi-blink lang yung 128. Pero kung downhill, ay kayang-kayang abutin yung 130. Okay? 130 kph. Pero sa mahaba at saka straight na daan, guys, ay stable talaga ang yung 125, ito, ah, 124, 125, 126 yung takbo niya, stable, continuous po. Hindi talaga sabi niya, stable po talaga yan. Okay, so number 7 po dito sa listahan natin, na lakas ang ulan. Ito yung kalaban ng mga content creator. Okay lang. Okay, so number 7. Okay, ang 123 kph naman niya ay stable po ito na natakbo
kahit na po salungat at malakas ang hangin na parang pumipigil sa takbo nito. Katulad nito guys, hindi pwede kang mag-tuck speed. Tuck speed? Top speed? Hindi tuck speed. Ano ka ba sir? Parang taxation. Okay, so number 8. Okay, mas magaan, maliit at maliit din ang gulong niya kumpara kay Pixie natin, yung Honda PCX 160. Ito po ang comparison niya, yung napansin ko. Lakas talaga ng ulan guys. Kupol pa ng malakas na hangin. Okay, hindi tayo magpapikto niyan guys. Okay, continue lang sir. Ang ginaw. Okay, now number 9. Okay, ito pa ang dapat yung tandaan guys. Ang handling po nito ay unstable dahil na rin siguro sa malambot niyang fork. Okay, especially po kung mayroong mga malalaking truck na kasabay or kasalungat mo na naka-high speed pa ang takbo ng motor. Okay, so mag-ingat po kasi hindi po stable ang Honda PCX, Honda Click 160, especially po kung may kasabay at saka kasalungat kang mga malalaking truck. Okay, nagwiwigol po siya, gumaganon po oh. Pero sa Bisaya, pugong lang yan, pugong. Okay, now, pang sampo. Okay, grabe ang hangin. Pero hindi tayo mahangin, guys ha. Guys ha, talagang malakas ang hangin dito. Baka natatawa na kayo. Sige sir, pahangin pa sa motor mo. Oy, hindi, totoo to guys. Kaya tandaan nyo tong mga sinasabi ko. Okay, number 10. Sa akin lang po ha, stilo ko to guys ha. Okay, hard break in po ang ginagawa ko sa motor na to kay Honda Click 160. Wala nang ulan at saka nawala na yung hangin. Hard break in po ang ginagawa ko nito. Okay, katatanggap ko lang, binirik ko agad. Yan po. Bakit naman sir, ano naman po ang reasons mo bakit mo binanata ng hard break in talaga si Honda Click 160? Kasi po ang una dyan ay hindi po ako takot na gawin ito kasi po naka-under warranty pa siya. Okay, under warranty po ang motor natin. So, huwag matakot or hindi po ako natatakot. Pangalawa po, para kung may factory defect ito ay mo-cover pa ng warranty period ng kasa po. Okay, so pag soft break-in ka, sinasabihan ka talaga 60 kph ka lang ha, hanggang matapos ang 3 months ha. Tapos pagkatapos ng 3 months, ibanat mo para lumalabas na yung mga depekto at saka sakit na ng bulsa mo. Yan po. Okay, so pang 11, kailangang masanay na yung motor mo sa estilo ng pag-drive mo. Okay, bago pa mag 3 months or maubos ang warranty period niya. Yan, sanayin mo na siya sa estilo mo guys. Okay. Okay, number 12. Pag soft break-in kasi guys, ay lugi ka. Bakit naman po lugi sir? Kasi pinatakbo mo yung motor mo ng 60 kph sa loob ng 3 months, ay syempre, walang problema po ito. Walang lumalabas na problema. Pero, okay, after 3 months, nag-long ride ka na, tapos walwal pa ang estilo mo. Dito na lalabas ang mga totoong sakit dito at salo lahat ng bulsa mo. Ayun ang masakit. Ayun ang masakit, guys. Okay. Kaya, piliin mo ang hard break-in po. Huwag ka nang maghintay na patapusin mo pa yung 3 months.
Kaya nga drink in mo yan sa ano, sa within warranty period para makaber ng kasa. Okay po. Oh. Number 13. Naging additional profit pa ito ng kasa, di po ba? At nabubutas ang bulsa mo dito. Okay, pag hindi mo hinard break-in ang motor mo, butas ang bulsa mo. Pero kung soft break-in naman ay profit ng kasa yung hindi nagamit na warranty period mo. Okay. Anyway guys, ay ano naman yan, insurance naman yan. Okay po. Number 14, huwag kayong mag-alala sa hard break-in. Bakit po? Kasi ginagawa po iyan ng kumpanya bago po ito inilabas sa factory nila. Okay, nakita nyo ba yung ano, dyno test sa shop po? Ay ganyan din ang mga ginagawa nito bago ito i-certify nila na satisfactory performance and valid to be sold on the market. Hindi po nila ito nilalabas kung hindi po nila ito tinitesting. Kaya hindi po masisira ang motor. Okay. Ang ano lang, sinasabi lang siguro dyan nga huwag kang hard break in kasi masisira yung warranty period. Makuha mo yung warranty period pag mayroong lumalabas na mga depekto. Yan po ang tinatawag nating factory defect pag ang unit mo mayroong problema. Okay. Number 15. Pero ang totoo po ay ayaw talaga ng kasa na masira ang motor mo pag naka-warranty pa siya kasi additional na na-headache po ito sa kanila kasi po obligado po sila na magpapalit ng piyesa sa motor mo. May instances na nga na pinapalitan ang makina ng motor or ang buong unit mismo. Mayroon pong nangyayaring ganyan. So, therefore, i-hard break in mo ito pag naka-under warranty pa yung bagong motorsiklo mo. Ayan. Kasi naman guys, sa totoo lang, nagtatanong po ako, correct me if I'm wrong, pero nagtatanong po ako, hindi po sinasabi doon sa manual, okay, na pagtanggap mo yung motor, pagtanggap na tanggap mo yung motor, ay nag-hard break in ka kagad, at saka mayroong nangyari, okay, hindi nila pinapalitan, under warranty pa kasi nag-hard break in ka, wala po doon sa manual po. Okay, sinasabi po doon ay dandahan ka lang, hinahinay lang muna para hindi lumabas ang mga factory defect niya. Para hindi sila makabayad sa warranty, para hindi magamit yung warranty ng motor. Okay po, yan talaga ang totoo. Huwag kayong magalit dyan, kasa ha. Baka, ito talaga si Tereso ay straight to the point lang po. Okay. Pero pagbigyan nyo ako ng sahod po, hindi ko na ito sasabihin. Last na po ito. Joke. Okay. So, number 16. Okay. Ang side mirror ng motor natin po ay really built for safety. Bakit ko po sinasabi? Kasi kitang-kita po talaga ang buong likuran ng motor na para bang inaalis talaga nito ang blind spot ng motorsiklo mo. Okay, ang blind spot kasi ay doon sa likod, okay, left and right. Pero ito po, kitang-kita mo talaga doon sa likod. Okay, so walang blind spot ito guys. Okay, so for safety itong mirror na to. Kaya nga, nagdalawang isip ako kung papalitan ko ba ito. Iano ko muna, timbang-timbang sana ako kung ako ba ng ilisdan. Okay? Okay, number 17 po. Na-observation ko nito. Okay, ang top speed na 123 kph to 125 kph ay napaka-stable po. Continuous po
ang max speed na to sa open road. Okay, huwag kayo magtatanong sa akin na, sir, baka, ano sir, hindi yan ano, continuous yung max speed niya. Max speed po, continuous ang 123 to 125. Ito ngang 125 ay stable nga sa open road, pero binabaan ko na lang ng 123 para sure. Baka mayroong kasalungat na malakas na hangin po. Okay, so number 18. So overtaking naman po ay talagang hindi ka nito ipapahiya sa motor na to. Okay? Okay, kasi po ay daling kunin ng 120 kph. Okay, grabe no? 120 kph. Brrrr! Oh, wow! Ang dali po. So walang problema ang mga overtaking nitong motor, nitong Honda Click 160. Okay, so number 19. So yung 100 kph to 120 kph are just natural speed for this bike. Wow, natural lang po sa motor na to. Okay, number 20. Ang 120 kph niya ay yung may malakas na hangin or headwind or pasalungat na hangin na siyang pumipigil sa top speed mo. Tandaan nyo yan, ha? Okay. Number 21. Okay. Hindi ka na talaga lugi sa motor na to. Bakit po? Okay. Kasi nga ay parang upgraded na ang motor na to. Okay. Upgraded na ang speed performance sa motor na to. Bago mo pa ito binili. Wow! Okay, si Pixie natin, hindi kaya ang Honda Click. Hindi kaya niya si Barry. Basta stock to stock lang po ang labanan. Okay, number 22. Okay, pero tandaan nyo na ang timbang ko ay 55 kilos lang po. At wala pa itong top box na naka-install sa likuran. Okay? 23. Okay. Nangangawit po ang kamay ko kay White Varry. Okay. Hindi, baka siguro hindi po ako sanay. Okay. Ano na naman po ang ulan. Oh, bumabalik na naman. Pati yung malakas na hangin. Okay. Nangangawit po ang kamay ko talaga. Kasi masyadong mababa po ang manubila niya. Okay. Hindi ka Pixie na nakaganon po. Ito talaga ay ganyan, parabang yung bigat ng katawan mo ay nasa shoulder mo at sa kamay mo. Okay, nangangawit po. So, hindi to maganda sa long ride. Okay, 24. Ang banking nito or cornering ay may kabig po. Mag-ingat dito, ha? Kasi sobrang lambot ng front fork niya pag nagbanking ka, cornering po ay example, cornering ka papuntang kaliwa, ano ba? Kaliwa, kanan. Oh, tama naman siguro, kaliwa, kanan. Pag nagbanking ka sa kaliwa, ay kinakabig ka doon sa kanan. Okay? The same din sa ano, naku, ang lakas ng hangin. Na naman. Okay, number 25. Okay, ang Honda Click Vario 160 po ay hindi dapat lagyan ng mabibigat na top box. Okay, bakit sir? Okay, ito po ang mga reasons ko. Okay, na dapat hindi mo lagyan ito ng mabibigat na top box. Kasi po, magaan ang motorsiklo na to, maliit ang motorsiklo na to, at maliit ang gulong ng Honda Click 160 kumpara po sa Honda PCX 160. At saka po, isa lang ang shock absorber niya sa likod. Kaya huwag niyong lagyan ng mabibigat na top box. Yung ano, ay, nako, ang lakas ng hangin. So, iyan po ang topic natin ngayon. Sobra talagang lakas ng hangin. Okay, tingnan niyo po.
ipakita ko sa inyo. Ayan, 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 ayan. Wow! Wow, 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 wow. Naks naman! Okay. Pumasok na yung ano dito. Buti na lang tong ano. Oh, guys. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, guys. Buti na lang. Nandito ako sa loob. Wow! Oh. Lakas ng hangin, oh. Okay. Punasan natin tong ano natin. Okay. So, tapos na yung ano natin. Lakas, guys, oh. Sige po. Lakas ng hangin. Sige. Kita-kita tayo ulit.